uri ng insects na ating makikita sa palayan na palagi siya nandito, rain or shine, ay nandyan sila sa mga paligid-ligid. Hi, this is your Yoyo Samson. Let's go. Let's bolt aim. To all lovely ladies and gentlemen, welcome to my channel. Halika kayo at samahan niyo ako at tayo ay maglakad papunta doon sa palayan at mayroon tayong i-compare sa dalawang uri ng insects na ating makikita sa palayan na palagi siya nandito, rain or shine, ay nandyan sila sa mga paligid-ligid. Ang pest na ito na aking i-compare sa bawat isa ay kanilang katangian. Ito yung pest rice bugs at saka black rice bugs. Ano ang kaibahan sa dalawang uri ng pest na ito? Ang pest na ito, rice bugs, ay isang uri ng pest na nandito sa iyong palayan tuwing magkaroon na ng paglabas ng panikil o at saka pag milking stage of your rice grains at nandyan na sila at mahirap silang sugpuin lalo na kung juvenile o nymph pa lang sila ang isang rice bugs. Ang rice bugs, adult and nymphs, ay mag-consume ng young rice na milking stage pa siya, yung nymph at saka adult. Ang pagsugpo naman ito sa piangaw o rice bugs o piangaw, dito tawag sa amin, ay pwede ka mag-spray sa umaga at saka hapon. Kasi yan ang kanilang oras na sila ay active sila, yung juvenile o nymph at saka adult. Active sila sa parehong oras na yan, umaga at saka hapon. Yan ang tumpak na pag-spray upang ma-eradicate ang iyong gustong sugpuin na pest. Pero kung wala ka pang mga pesticides na nabibili o kung mayroon ka doon sa inyong bahay na ginagamit mo yung pangdaga, yung sticky, yung rat traps na mayroong sticky fluid, pwede mo siyang isabit dito at doon sila dadapo yung rice bugs kasi doon sila dumadapo sa itaas na bahagi. Sigurado silang didikit doon. Yan ay pansamantala lang muna na iyong gagamitin habang hindi ka pa nakapagbili ng pesticides para sa rice bugs. At kung wala ka namang sticky pads na para sa daga, ay pwede kang gumamit ng old school techniques. Magsabit ka ng patay na palaka, isabit mo, talian mo sila sa isang zip ties o di kaya mayroon kang tie wire, talian mo sila sa paa kung patay na sila at isabit mo rin sa isang kawayan kasi doon din sila nagsisip-sip yung mga nymphs at saka adult sa mga juice na na-produce ng isang patay na palaka. Gusto mo silang patayin, pumunta ka dito sa hapon at magdala ka ng dahon ng niyog, yung palapa, tinataw yung, at sindihan mo yung palapa at doon mo silaban yung nakadapo sa palaka. At yun ang kaibahan sa palaka kumpara sa sticky. Kasi doon sa sticky, hindi mo kailang silaban. Dito sa palaka, bababa pa rin yan sila kasi dumadapo lang sila pagkahapon. Yun ang medyo tricky techniques. Kailangan mo talagang puntahan pa upang sunugin silaban. At dito naman tayo sa ating pangalawang pest. Ang kaibahan naman dito sa ang rice black bugs ay nandyan din yan siya palagi sa bottom part sa iyong palay. Lalo na pag maulan ay kusa siyang aakyat at doon siya naki-repudes muna doon sa itaas ng iyong palay. Lumalabas ang rice black bugs panahon sa tag-ulan at panahon sa full moon. Yung katangian naman sa rice black bugs ay isa siyang uri ng nocturnal insects. Lumalabas siya panahon ng kabilugan ng buwan at saka kung mayroon tubig na marami sa iyong paligid, lumalabas din siya. Mayroong mga instances na lumalabas talaga siya pag nagkasabay yung tatlong natural, ito yung tinatawag na triangle figure. Kung wala yung isa, dalawa lang natira, lalabas din sila pero hindi talaga 100% na lumalabas. Pero kung present yung tatlo, yung buwan, tubig at saka rice black bugs, kung magkasama silang lahat na yan ay 100% na lalabas sila at madaling mapuksa kung lumalabas na kasi nandoon na sila sa itaas ng palay, ayaw nilang bumaba dahil mayroong tubig, natatakot silang malunod. Yun ang tamang timing na pag-spray upang mapatay sila. Mag-spray ka sa umaga kasi nandyan sila, hindi sila makababa. So yan ang katangian sa isang uri ng rice black bugs. Pareho silang maamoy, ang amoy nila ay magkasintulad, pero magkaibahan sila na pag-attack naman sa palay sa rice black bugs ay panahon ng gabi kasi nocturnal insects sila. Ang
ang rice bugs o yung tiyangaw o piyangaw ay umatak sila sa araw. Active sila sa umaga at saka sa hapon. Yung dalawang, yung nymph o juvenile o adult, pareho silang active kasi nagkonsumo sila ng katas ng iyong palay, yung bagong sibol pa lang ng palay na pag piga mo talaga ay mayroon pang katas. Yun ang favorite source of foods sa mga rice bugs. Ang rice black bugs naman, ang kailang source of foods ay katas ng iyong palay, yung bagong sibol pa lang ng palay na pag piga mo talaga ay mayroon pang katas. Yun ang favorite source of foods sa mga rice black bugs. Kung bata pa ang iyong palay, iniihian nila yung dahon ng palay at namamatay na nilaw dahil sa fluid secretion na kanilang inalabas na acid. Iyan ang mga katangian sa rice bugs at saka rice black bugs. This is your Yuyu Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.